Good morning. So, air conditioning na naman tayo. Bali, ang problema nito ano? Okay yung pressure niya, okay yung pressure niya sa gauge. Lumalamig yung tubo niya. Pero walang lamig sa loob. Bali ano to, Mitsubishi L200. So, ang complaint ng customer natin, ayaw lumamig sa loob. So yung reading ng gauge niya, okay, yung sa may manifold gauge natin. So yun, every time na may troubleshooting, siyempre sasalpakan ng gauge para malaman natin yung dun sa gauge dun natin malalaman kung ano yung trouble nung air conditioning natin. So yun, bali ang naging problema nito, tiningnan yung evaporator niya kung marumi. Kasi yun naman ang posibilidad eh. Kasi maganda yung pressure niya. So, hindi kulang sa preyon. Walang leak. Tama lang yung pressure. So, isang possibility nun na barado yung ano natin, barado yung evaporator natin. Dito sa L200 na to, pwede siyang dukutin yung evaporator. Yan, dito lang siya padadaanin. Ayan, so ayan. Ayan yung lumang evaporator. Dudukutin yan. Kukunin yan. Kukunin natin yung lumang evaporator. Ayan yung expansion valve niya. Ayan. So, titingnan natin yan kung ano itsura nung evaporator. So, ayan. Baklas na yung glove box. Dudukutin na lang yung evaporator. Tingnan natin kung anong itsura. So, yun guys. Ito yung evaporator niya. Ayan. Para siyang radiator na kailangan rin talaga siya ng ano, ng maintenance na dapat nililinis nyo. Nililinis din natin. Kasi pag hindi natin nililinis 'to, isa rin siya sa nagiging cause na yung evaporator core natin nagli-leak. Kasi yung dumi na 'yan, ang ginagawa, kinakain niya yung ano natin, core natin. So, properly cleaning kasi maninipis lang naman yung ano niya, tubes na 'yan eh. No. So, ang nangyayari, siyempre aluminum yan, nagkakaroon ng corrosion. Yung corrosion na yun, lumalalim ng lumalalim hanggang sa butasin niya na yung core na yan. So, kailangan din ng properly cleaning talaga ng evaporator, gaya din ng radiator. So, yun na, ito ipapalit natin. Yan. So, sige, ikakabit natin tong evaporator. Bali, itong blower, ikakabit na lang ito muna yung mga, ano niya, didikitan. Yung flapper niya. So yun, bali nakakabit na yung evaporator. Ibabalik na, ikakabit na yung hose niya papunta sa labas. At ibabalik na rin yung blower niya. So ito medyo madali kasi kayang-kaya niya na sa glove box kunin eh. Di kagaya ng ibang unit, kailangan mo pandanggalin talaga yung dashboard. So mas maganda yung ganito, may access na siya. So bali yan, nakakabit na yung mga pipings doon naman sa likod. Yan, napakaluwag ng glove box nyo. Dito na pag natanggal na yung blower, makikita mo na yung evaporator nya. Sa ibang unit kasi, kagaya ito yung evaporator na nakahiwalay dun sa blower. Sa ibang unit magkasama yung, may isang housing siya nakasama yung evaporator at saka yung blower niya, kaya so kailangan natin tanggalin tong ano, dashboard. So itong L2 na to, ano to, di gasolina to. Pag sa atin kasi ano na to, diesel. So dito sa Middle East, gasolina siya. Even yung mga coaster nga dito gasolina nga eh. Kahit malaking unit ng gasolina. So dahil mura lang ng gasolina dito, kaya ayan, nakakabit na lahat. Bago natin po kompletuhin yung unit, bago natin ikakabit yung blower, ililig test muna. So, leak test muna natin. Yan. High pressure side, tsaka low pressure. So, gagamit tayo ng nitrogen. Yan. Pwede naman hangin. So, kung available ang nitrogen, nitrogen. So, yun sa mga nagtatanong, kung may mga video ako na hindi ko na nililig test. So, sa vacuum pa lang kasi malalaman mo na kung may leak. Pagka binacuum mo siya, pag yung vacuum mo hindi nagbago, ibig sabihin walang leak yun. So, mas maganda pa rin talaga pag meron kang pang leak test.
meron ka nitrogen, meron ka compressor air, ayan. So mas the best pa rin talaga 'yon. Pero kung wala ka naman kagaya ng mga ano lang sa labas lang na trabaho, wala kang mahirap na naman dalhin mo pa 'to, 'di ba? So sa vacuum pa lang malalaman mo kung may leak na o wala. So ayan, set na 'yung gauge. Ito natin ilalagay 'yung ano. Ito 'yung charging sa ano niya. Charging side niya. Dito natin ilalagay 'yung vacuum. So ayun 'yung low side niya, nasa compressor side. So yun, for safety, kailangan na maglalagay tayo ng pressure dito sa high side. High side siya. Kasi yan, malakas ang pressure niya, no, hanggang 500. Pag dito tayo naglagay sa low pressure, hanggang ilan lang yan, no, 120. So posibleng direkta sa evaporator to eh. Kaya posibleng masira evaporator natin. Or sometimes naman, nasisira yung gauge. Nasisira tong gauge pagka na overpressure siya. So yan, mga 150. 150 po. 150. High pressure. Targahan natin ng 150. Maganda yung gauge siya, no? Lalaki lang ang ano, buwit. Nakikita ako, bro. So yan, meron na tayo 150. 150 sa high pressure. Okay, bababara natin to ng 30 minutes. So yan, iwanan na lang muna natin dito. Pag yan pumalo ng mga 140, okay lang yan, walang problema yan. Wag lang bababa ng ano, 150 muna ilagay, tapos bumaba ng 140. Okay lang yan, walang problema yan. So yan, ingatan nyo lang na mapaandar yung unit pagka nag-leak test kayo, no? Baka may on yung compressor, patay, dali na. So yan. So yan, leak testing. Mostly naman ang ano sa dugtungan. Dugtungan sa pipe. Pagka hindi wala kayong makita diyan, malamang nasa mga sa core na. Evaporator core, condenser. Pag nagli-leak doon sa gauge, tas wala kayong makita sa mga dugtungan, ayan. Ayan din sa mga compressor. Yan yan mostly. Ito lalo na tong crimp na to. Yan. Yung mga crimp na yan. Yan yan mostly nagli-leak. Double check din na rin yung mga gauges para baka sakali kala nyo may leak, yung pala nasa gauge pala yung leak nyo. Yan yung mga connector nyo. So yan yung mga connector nyo. Minsan dyan kasi nagli-leak yan eh. So yun, bali nag stable na siya ng 140. So 150 yung kinarga sa kanya, umano siya ng 150. So yung 10 na yon, kasi yung expansion valve natin may doon siya balit, parang tumakas siya doon papunta sa evaporator. Yan doon nang napunta yung 10 PSI na yan. So pwede na tong ibabacuum. Ibabacuum na natin, then kakargahan natin. Una ay babalik na pala, kukumpletuhin na pala natin yung mga pyesa niya, accessories, then vacuum, then charge na natin, okay? Bali, ingatan rin natin na magalaw tong ano pan. Hugutin natin yung susi para mamaya may pumunta dito, may mag-andar o mag-on ng pan. So may nitrogen yung loob ng unit natin na mahirap. So for safety natin ang ganyan, para safety yung ginagawa natin. Kasi may iba, hindi natin masasabi, muupo, malilikot ang kamay, bigla na lang magpipihit kung ano-ano dyan. Diba, hindi nila alam. So ngayon, ibabacuum na natin. Tingnan natin yung nitrogen sa unit, sa system. Yeah, mga isang oras na siya. Stable siya ng 140. Bumaba siya ng mga 10 PSI. Pero okay lang yun. Bali yan, babacuumin na natin. Babacuumin natin siya. So yun, para sa mga viewers natin na nagsasabi ba't hindi nagli-leak test. So ito na, nililiktest na natin. Okay.
Yung floor, yung muna. Yeah. Pakawalan na muna natin yung pressure, yung nitrogen, pakawalan na. Tapos buksan natin to lahat para vacuumin. Buksan siya lang. Para pati sa high and low, mawala yung, mahigop niya yung hangin sa loob ng system. So bukas lahat. Bukas lahat. Ayun, kailangan lang natin ma-ano siya. Mga 15 minutes lang, pwede na yan. So habang nagba-vacuum, kinukompleto yung mga accessories. Kompletohin natin mga accessories niya. So hindi pa tapos yung blower. Kanina habang nag pressurize, habang nagli-leak test, so yung mga ibang accessories sinakabit na, nakababad siya. Ayan. So after ng vacuum, karga naman ang susunod natin, kakargahan natin ng pressure ng refrigerant. Kakargahan natin ng refrigerant. So yan, kompleto na yung vacuum blower. Bali nagpalit din ng ano, nasunog yung sa blower niya. So nagpalit na rin ng connector. Sunog na yung wire niya. Yan, yan yung blower niya. Tatanggalin lang 'to, makikita mo na evaporator. Okay. So yun, sunod nito charging na. Okay mga sir, bali hindi ko na na-videohan yung pagkakarga. So kung gusto niyo matutunan yung pagkakarga, may separate video naman tayo diyan. So ito masyado kasi na busy kaya hindi ko na na-videohan yung last na ano. At least napakita ko sa inyo yung paano mag leak test then vacuum. So common naman yan, yung leak test lang din ang ano, ang hindi ko pa na i-vlog. So kung gusto nyo matutunan yung pag charge ng refrigerant, so may separate videos tayo dyan. Okay, so ito okay na to. So i-release na tong unit sa company kasi to. Bali ang karga na nilagay dito ay sa high side 225. Pero malamig na naman siya. Ayan. Okay. So hanggang sa muli guys, hanggang dito na lang. Kitakits na lang ulit tayo sa susunod na video. Puro air conditioning ang trabaho natin ngayon. So sana mayroon na namang mga mechanical job na dumating. Meron pa kami isang project na mechanical. So hindi pa alam kung kailan maumpisahan yon. So abang-abangan nyo yun. Okay. So sige guys, hanggang sa muli. Kita-kits. Keep safe kayo, okay? Bye-bye.